Okay na. Galit na. Hindi na ako galit pala. Ano, kalmado na. Pero, siyempre, salamat naman. Ah. Dami nag-PM sa akin. Nag-agree daw sila. Nakakairita, di ba? Grabe eh. Ano daw yung topic? Eh, bahala na kayo. Alamin nyo na lang. Nasa unang ad-lib natin. Nasa unang segment natin kanina, mga pagka. Anyways, it's time for a caller. 11:05 na po. Alam mo, ano, umulan yata ngayon, German, no? Caller tayo si Mary. Diba, ng Makati. Mary! Hi, good evening. Wow, paano yung pagkakahay mo? Parang iba yun. Ano yan? Hi. Parang ano dun, parang wala kang panga dun, ha? Hi, good evening. Ganun talaga ako. Ah, ganun, normal mo yan? Oo. Ako, mapagtitripan ka ng mga lasing sa lugar na. Nasabihin sa'yo ng mga lasing, Miss, dayo ka ba dito? Joke lang. Ayan, naka-headset ka ba? Yes po. Oo, baka, pwede bang handheld tayo? Kasi puro ilong mo naririnig namin. Baka masinghot mo kami si Chairman mauna. Okay. Huwag kang mag-loudspeaker, dikit mo lang sa labi mo yung telepono, ha? Para, yes. Para humina ka. Okay na. Yeah. Nasa CR ka ba? No, nasa fire exit ako. Ah, kaya pala. Wait lang. Medyo ano, ma-echo. Huwag okay, ganyan. Oo. Bakit ka nasa fire exit? Anong ginagawa mo dyan? Nagtatago ako kasi baka pala yung anong nakasabahan. So, okay na ba ngayon? Mahina signal dyan eh, no? Ano ba, condo? Condo ba yan, condo? Hello? Yeah, okay na ba? Yeah, medyo luminaw. Okay, sorry. Asan ka naman ngayon? Nasa rooftop ka na? 25th floor. Pero wag ka sa fire exit, ha? Ba, hindi maganda dyan kasi dyan dumadaan yung apoy. Baka madaan lang ka. Exit niya yan, eh. Charot. Pangit ng joke. Buwantang. Anyways. Hello? Wala ka talagang signal. I'm so sorry. Okay. Hindi. Walang signal eh. Para kang Iron Man. Hello? Wala. Mahina. Oh. Hello, sorry. Kailangan ko lang mag-face mo. Oo naman. Gusto naman namin kausap ka. Gusto magpunta ka dito eh. Wala na. Hindi na abot. Saan ba ang ano nyo? Huwag na. Huwag na. Umuulan. Baka dumami ka. Sumakit pa ulo na lipulan sa'yo. Okay na ba signal ko? Yeah, better. You okay. Are Mary, you're 26 from Makati. Saan ka sa Makati? Chino Roses? Yes. O, di natatanaw mo ngayon yung ano? Yung PNR. Ha? Yung PNR. Ah, okay. Anong place yan? Ah, teka lang. Ay, wag mo lang alam yun. Tama ako, no? Yung kabilang end. Nako, eh. Huwag mo nang alamin. Eh, yung iniikutan ng mga kotse pag galing ng ano, di ba, ng McDo, no? Kakaliwa. Tama, no? Oo. Sabi ko na, ano nga place yan? May place yan, eh. Blah, 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 place. Huwag mo nang alamin. Tama, di ba? Place na yung pangalan ng building, no? Secret. Ilan lang naman dyan na may 25th floor, eh. O, di ba? Hindi na nga totoo ang pangalan yung sinabi ko, eh. Sige. Okay. O sige na, magkwento ka na. So, from sales ako, And then may na-meet akong client. O, ano bang binibenta mo? Di ba, para alam mo yung client mo, may edad ba yan, bata? Di ba, depende yan, ano binibenta mo eh. O. Engineering company. Nako, di malamang engineer na meet mo. Tama ba? Malamang, no? Alam mo, matitikas siya mga engineer chairman. Kasi sila yung in charge sa erection, eh. ng building, pagpapatayo ng gusali. O tapos,
And then, from the start, alam ko na na may asawa siya. Ah. Yeah. Okay. Tapos? And then, single ako. And siya, sabi niya sa akin, umpisa pa lang, magulo na sila ng asawa niya. Alam mo, bumenta na yan. Bakit anak hindi ng... Hindi ko alam. Very naive ako nung... Hindi ka naive. Malandi ka lang. Alam mo, tigilan yung kakagamit ng naive. Hindi. Hindi talaga. Te, nagbibenta ka. Matalino ka. Huwag mo sa'yo. Ako! Tiyama ko niyo mo yung laba, ha? Actually, oo. Matalino ako sa school. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pagdating sa pag-ibig, bigla akong naging bobo. Okay, may nakita kang kliyente mo sa construction, may asawa. Regardless kung magulo sila o hindi, may asawa siya, tama? Oo. O, tapos, sa kayo na nagkape? Ayun, first meet up, kape nga. Oo, kasi di ba yan ang pelikula ni John Lloyd tsaka ni Angel Locsing dati, kape. Tara, kape. Iba'y ginawa. Nung una lang kasi, syempre, para makabenta. Oo. Getting to know. Hindi, normal lang may PPR ka. Pag sales talaga, PPR ka talaga. But dapat you have to know your boundaries. Saan kayo nagkape una? Starbucks. Ah, dyan sa may sa may Yupanko, no? Ewan ko sa'yo. Yan ang malapit sa'yo eh. Yung malapit sa Corner Tree Cafe. Naku! Ewan ko sa'yo. Oh, tapos, nagkape kayo sa may tapos? Una, wala talaga yung mali siya. Hanggang sa naulit na breakfast, hindi na work-related yung pinag-uusapan namin. Ano? Kape? Ang sumunod? McDo. McDo? Kasi yung kape, reimbursable pa yun sa company. Oo. Yung mga McDo, on expense na yun. Naku. Ate, wala nang wala nang kinalaman sa work, McDo na yun, di ba? Wala na. Hindi ka man lang humiling ng fine dining, McDo. Kasi dapat ako yung gagastos. Pero pag ganun, we have to take out our clients. We have to dine out with them. Talaga? At the expense of our company. Yung McDo mo, yung malapit sa Lawson, no? Ay, oo. Okay, tama, ba't ko alam? Pero KKB na kami nun. Yung naging malimit yung breakfast namin after na ihatid yung asawa niya sa work. So pagdating niya na asawa niya, kayo naman magkasama? Yes. Okay. Teka lang, lalagpasan natin yun. Ikwento mo sa akin yung unang-unang meeting ninyo na may mali siya na. I think it's after our sixth meet-up. Okay. Paano mo nasabi mali siya? Ano sinabi niya? Alam mo, ang ganda ng rilos mo. Tsaka yung kwintas mong pearl. Di ba kwintas mo pearl? No. Wala kang kwintas na pearl? Alam ko may kwintas kang pearl. Ewan ko sa iyo. Alam ko, chairman. O tapos? Siguro yung nagkaroon na ng malis after namin kumain, nag-KTV kami. Ah, sa Music 21, dyan din, malapit. No, sa ibang place. Sa Malate. Oo. And then, ayun, medyo nagkatabi na kami sa sofa. And so, yun yung unang-una na yun yung unang-unang tawag nito? May mali siya. Kasi, from going there sa nakakotse kayo, ganon? Nakasakay siya sa kotse ko. Ang lupit mo, Dave, baka. Ayun. Okay, tapos, okay. Ayun, hanggang sa naulit ulit every... Hey, wait lang, tapos, anong nangyari? Wala, KTV lang. Okay. Pero hindi kanya hinawakan ng kamay? Hindi, pero doon nagsimulang magka-dipit yung shoulder. Ah, talaga? Mahilig ka ba na mag-sleeveless, no? Oo. Oh, alam ko. Kilala kita, te. Para lang alam mo. No. Kilala kita. Yung shoulder bag mo nga, di ba? Yung black na... May leather tsaka chain yung hawakan. Hindi ako. Ay, may ganun ako. Oh, kita mo. Huwag mo akong chinacharot. Eh, ganun yung mga usual outfit ng mga sales . Tigilan mo ako. Alam ko nga, umpisa na letter na itong pangalan mo. Hindi talaga. Hindi mo kilala. Chairman, hindi ka rito. Halika, Chairman. Hindi ako rito. Ha? Sige lang, binibiro lang kita. Gusto daw ang seryoso tonight. Actually, 3 days na hindi makatulog. Wala, chinacharot lang kita. Go. And then, yun. Ano ang tanong mo? Nakalimutan ko.
O tapos, hindi kanya kinis, walang kahit ano? No, wala. Walang holding hands. Wala. Pero alam mo na may mali siya na yung part na yun. Oo, naramdaman ko na. Okay. Anong oras kinatapos mag KTV? 10 p.m. Talaga? Nag-inom kayo doon? One bottle lang ako. Siya mga naka 3 bottles. Okay. Tapos? So wala pang tama yun. Okay. Siguro nagkaroon na talaga ng mali siya nung when he started to hold my hand nung papunta ako ng Boracay last year. Mm. Parang pinabaunan niya ako ng food and then hinawakan niya yung kamay ko. Tagal na kasama mo atin. Pinabaunan kanya ng food? Yeah. Sa Boracay? Ang dahil food doon, bakit pinabaunan kanya ng food? Ang dahil mabibili doon ah. Tapos? Baon ko pa airport. Sabagay. Anong food pinabaon niya? Mga snacks lang. Yung pambata. Tingin niya kasi sa akin, bata pa ako eh. Mga yan-yan. Oo. Mga ayan-yan. Sabagay. Sabagay, di ba? Mukha ka naman bata, may dimples ka, di ba? Hindi tama. Sige. O, tapos? Nanaloka ka sa'yo. Okay, tapos? Nakakatawa ka. Matuloy mo, dali. O, game. Ayun, hanggang sa anong nasa Boracay ako, umamin na siya na gusto raw niya ako. And sana after kung manggaling sa Boracay, mag-decide na raw ako kung i-entertain ko raw ba siya o hindi. Hindi ka, ano sabi mo sa kanya? Hindi ko pag-iisipan ko. Hindi ka nag-no kasi may asawa? Nagustuhan ko na talaga siya nung kahit training. May asawa? Kaya nga. Bobo! Kaya nga. Sorry. Sorry, lumabas lang ng kusa. Hindi okay lang. Sorry. Ano na din naman ako. Nag-something na kinaka-proud ko. Ante, ano ba? Para, alam mo, para kang inalok ng... Gusto mo maging kabit? Do you want to be my mistress? Parang ganun eh. Kaya nga. At tapos? Yun, after ko manggaling ng Boracay. Yun, doon na nag-start yung relationship. Pag-galing, kwento mo siya, gusto na marinig yan! 11-17 na, ito na yung mga panahon niya. Kapag-galing ng Boracay, sinundo ka niya? Oo. O yan yung unang kiss? Yes. Doon na nag-start lahat. Kinakiss kayo doon? Oo. Doon na nag-start. Okay, tapos? Hanggang sa every lunch, every after work, nagkikita kami. May nangyari na sa inyo? Lately? Yes. Siyempre meron. So, yun na nga. Oo naman. Nag-umpisa ka ng itago. Yun naman talaga. Tama ba ako? Oo. At habang may nang lumalalim ang relasyon, siyempre nagtatanong ka, anong balak mo sa atin? Kala ko ba hindi kayo okay? Diba? Totoo. Sabi mo sa akin? Exactly. Diba? Habang hinahawakan mo yung... Hindi ko yung, alam. Ganun. Kasi paniwala ako sa mga sinasabi niya dati. Yeah. Diba nga? Sobrang nadala ako. Ah, talaga. Hanggang sa bandang month of August, na-discover na nung wife niya. Naku, patay. Paano ka na-discover ng wife? Yan ba yung babae mo? Yung may braces na isang linya lang na alam? Ganun. Ba't ka alam? Sorry. Hindi naman. Meron ka diba isa lang, ano, linya ng, ano, braces, wire. Tapos. Okay, tapos. Alam ko na. Oh, sige, tapos, game. Eh, binibiro ka lang, ate, hindi ka namin kilala. At tapos. Nakikita mo talaga ako. Hindi ka na, ba't kayo? O tapos, taga lang muna, ano nangyari? Paano nalaman ng wife na basa yung text niyo, ganyan? Basa yung text. Ano sabi sa'yo ng wife? Nakikipagkita. Ako? Ano naramdaman mo nun? Takot. Kaba. Ano sinabi ng lalaki sa'yo? Kasi diba, sa'yo mo sa akin, hindi na kayo okay, ba't ako inaaway? Parang ganun. Sabi ko, akala ko ba hindi okay? Akala ko ba ganito ganyan? Mm. Sabi kasi sa akin ng lalaki, pag nalaman daw ng babae,
parang walang magiging reaction lang, hindi na nga sila okay. Naku. Kasi yun ang pinambola niya sa'yo, di ba? Oo. O tapos, okay. O, kamusta ka na ngayon? Kayo pa rin ba? Alam mo ba Facebook ko? Oh? Ay, hindi po. Wala mo, sorry. Wala, hindi na, hindi, wala kami, nanguhula lang ako dito. Nag-i-introduce lang ako ng bagong segment. Huhulaan ko lang kayo. Kung tumatama ako, pasensya ka na. Diba? Kami pa rin. Hanggang ngayon. Ang dami nang nangyari. So, kailan nalaman ng wife? Nalaman ng wife noong August. August this year? Last year. Last, may August na ba ngayong taon? Baka nagdagdag sa lugar niyo. Oo nga pala. Wala pa. Diyan pala. Yung DJ sa estasyon na to, medyo taka pag gantong oras. Huwag nyo ilalak yung pinto, ha? Huwag nyo ilalak yung pinto. May kausap si ano, oh. Mary, oh. May sorry. Anyway, so, tapos? Kami pa rin, pero hiwalay na raw sila. Yung lalaki kasi is nagpunta sa malayong lugar. Na-relocate. Mayroon ba siyang proof na napakita sa'yo maliban sa kwento na hiwalay na sila? Oo. Sabi nung... Oo. Screenshot ng usapan nila nung wife. Di ba the wife, di ba try to contact yun, di ka nakipagkita, di ba? Oo. Did the wife try to contacting you again after that? Yes, actually hanggang ngayon nagugulo pa rin siya sa akin. Hindi siya nanggugulo, ante. Ikaw yung nanggugulo sa relasyon nila. Ano na kasi mo? Aray. Ano kasi mo nanggugulo yung asawa yun? Kalmutin kita. Wow! So ano, yung pinipm ka pa rin nun asawa? Hindi. Ha? Ano na? Sorry, napaputol ka po. Ano po? Yes, hanggang ngayon. Anong sabi ng asawa sa'yo? Ipapahiya daw ko sa Facebook. Ginawa na ba? Oo, ginawa na last year. Pinangalanan ka? Yes. How did your family react over it? Nasaktan. They said sorry dun sa babae. And that wasn't enough for you. Hindi enough for you yon para... makipaghiwalay ka. Naghiwalay na kami noong January. Look ate, kung nagbalikan kayo after nyo maghiwalay, hindi kayo naghiwalay. Nagbibihan lang kayo. Yun yun. Kasi kung naghiwalay kayo, hindi kayo ngayon. Tama? Tama. Ba't mo ako tinawagan? Hindi kasi ako makatulog. Wala akong peace of mind. Bakit? Anong bago? Isang taon ka ng kabit. Ano nakakapanibago? Isang taon na akong walang peace of mind. Hindi ko alam. Ilang beses ko namang tinry ng makipag-hiwalay. Doon sa lalaki. Ilang beses na talaga. Tapos, paano kayo nagbabalikan? Sinatawagan niya ako lagi. Gamit ibang number. Sa sales kasi ako, kapag unknown number, sinasagot ko talaga. Pag alam mong siya na, hindi mo binababa. Oo. Di wag mo na ikwento sa akin na nakipag-hiwalay ka. Kasi, pag gano'n, napapahabol ka lang. Baka nga. Siguro dina-justify ko lang yung action ko. Pero okay. yun na yun. What is your question for me? I really don't know. Okay. Hindi ko alam. You want me to say something to you para magising ka? Is that what you called me? Actually, sinabi na, ang dami ko lang narinig sa mga kaibigan ko. Iniwan ako ng mga kaibigan ko because of that. Kasi hindi naman talaga ako ganito. Lahat naman natin na pumayag sa ganyang setup, nag-umbisayan sa pagiging idealistic ka. Diba yung mga tipong, ayoko, never akong papayag, no? Until gawin mo, tama? Totoo, tama. Until you become blinded, diba? Tama. By the assumption na nagmamahal ka kuno. Tama. Anyways, you called me, kung hindi mo kailangan ng payo ko, I don't have anything to tell you. Pero kung kailangan mo ng payo ko, I have a lot to tell you. So let me know. Sure, okay. Nakailang boyfriend ka na? Nakailang boyfriends ka na? Pangalawa ko siya. Okay. Yung una, kamusta? Yung una, naging traumatic. Bakit? Tumagal kami ng 8 years.
yung una, and then naging masama yung break up, naging toxic. Okay. Ano pinaka break up niyo? Third party? No. Never ako nagloko. Parang nagkasawaan, naging toxic. Hindi nagloko yung lalaki? Nagloko nung una, nung mga first 2 years namin, pero mga bata-bata pa kami noon. Mm-hmm. Hindi talaga eh. Parang nag-outgrow na lang kami. Okay. Alright. When nag-iwalay kayo ng 8 years na boyfriend mo, how did you picture out your next relationship? How did you picture out your next relationship? Kasi walang taon na toxic ka mo, kaya kayo nag-iwalay. How did you imagine the next time you're going to fall in love again? How? Of course, opposite nung naging sa 8 years. Yung ex ko kasi, lagi akong sinasabihan ng mga negative. Mm-hmm. Like, so you wanted someone? Someone who can validate my feelings. Okay. Who can compliment me. Mm-hmm. Anong nangyari sa'yo? Well, kaya nga ako na-inlove no, kasi pangalawa. No. Totally opposite. No. You were not validated at. You were sweet talked. You were manipulated. You were not validated. Diba? Ako mas gusto ko na pag ako babae, hindi ko sinasabing tama ha. Mas gusto ko na may jowa ako na may 'di ba na at 'di ba at a certain point toxic kayo mag-away, at least passionate kami kaysa maging kabit ako. Any day of the week, I would choose the previous than the latter. Alam mo, ganito yan, ano? Mary, you are 26 years old, tama? Yes. And I bet you have a very promising career. Yes. I think you're good with what you do. I think so. I think you're good with what you do. I think, di ba, you're a very valuable asset to your company. Yes. Yeah. Oh, alam mo, you are very confident, ano? But, nagbe-breakdown dun sa part na ano eh. Sa part na you're trying to put some sense sa sarili mong buhay, no? Every time you sell something for the company at humingi ng discount yung client mo, tama? Di ba? Tama. You put some sense, di ba, kung karapat-dapat depende sa volume ng binili. Tama ba ako? Yes. Kasi fleet account ang hawak mo, di ba? Tama. Tama, di ba? Galing akong sales, I should know. Yeah. Tama, di ba? Tama. Di ba? Because why? Because you care for the company. Tama, mali? Tama. Ba't di magawa sarili mo? Bakit yung kumpanya may discount, ikaw hati giveaway, libre ka? Ang tanga mo, ikaw pa naglilibre yung pagkain. Bakit? Na-inlove ka? Okay naman eh. Wala naman masama ma-inlove eh. Pero isang taong mo nang alam, nakabit ka. Isang taong ka na walang peace of mind. Alam mo ate, you never can match peace of mind. Hindi mo kahit kailan ate kayang tumbasan ang kapayapaan ng utak. Walang presyo yan. And you don't have that. And you know what? Ikaw lang din naman ang gagawa eh, para magkaroon ka niyan eh. May isa pa kasi, sabi niya, ipaprocess na raw nila yung annulment. So parang nag-hook ako ngayon. Ibig mo sabihin sa akin, despite of what he's done to you for lying to you, lying to the teeth, ate. You still wanna end up with this guy? You cannot put some sense into your life. Huh? Despite of lying to you and manipulating you for over a year, you still wanna end up with this guy? Yes. Okay. Then I have nothing for you. Hindi ko alam eh. Well, you made a choice. I mean, hindi, alam mo, hindi para ituro ko sa'yo. Alam mo ko ako sa'yo, ate, kung yan naman talaga ang balak mong gawin sa buhay mo. Dapat, di ba, nag-PPM ka na sa asawa niya nang hihingi ng sorry. Dapat ginawa mo na yun long time ago. Kasi if you are, if you are hell-bent, ate, mm-hmm. Diba? If you are hell-bent of wanting to end up with this guy, hindi ko kaya ituro sa'yo na wag. Alam ko lang bobo yung ginagawa mo. Yun lang alam ko ngayon. Pero if you think the guy is worth yung kabubuhan na to, hindi naman para pigilan kita eh. Tama,
what you called my show? You wanted something from me. I don't think you're even being close enough to being interested na maitama ito. After all, ang pagmamahal naman, di naman para maging idealistic tayo. Hindi kita judge sa part na yun. Pero ikaw mismo, hindi naniniwalang hiwalay sila eh. Huwag mo lokohin sarili mo. Ba't naniniwala kang hiwalay sila? Di ba kaya lang naman kayo naging active ulit dahil magkalayo sila dahil sa trabaho niya? May iba siyang project sa ibang site. Tama? Tama. Exactly! That gives him the leeway, di ba, to maintain the two of you. Because nobody's going to be breathing down his neck para maintain kayong dalawa. Tama, mali? Tama. Exactly! At alam mo yan, hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Don't tell me hindi mo alam yon. Alam mo yon. Alam mo yon. Alam mo na kaya kanya natitext araw-araw kasi wala siyang bantay. Di ba? Pero may pinakita kasi siya sa akin dating screenshot na pumayag na yung wife sa anal. Ha? May pinakita siyang screenshot na napayag na yung wife sa anal. Okay, now. Kaya parang yun yung pinanghawakan ko ngayon. Sige, sagutin mo ako ha. Na maayos ha. Is he out publicly na ikaw jowa niya? No. Oh, tanga. Di ba ako mabayag? Di ba ako mabayag na yung misis niya kuno? Na magpapaanal sila? Di ba dapat legal ka na nakalabas? At the very least, he should have given you that. Kasi pumayag ka bang kabit for more than a year eh. Matalino ka naman, di ba? Di ba? Matalino ka naman. Mahirap magbenta ha. Galing akong sales, hindi ka pwede mabagal mag-isip dyan. Tama. Di ba? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Alam mo yun ha, nagtanga-tangahan ka lang. Alam mo, mas ito. Hindi ko alam kung may insulto ka, pero... Hindi, go ahead. Sa totoo lang, alam mo, Mary, mas malala yung playing stupid sa stupid talaga. At you're not stupid, you're playing stupid, Dad. You play dumb. You pretend as if you don't know exactly the wrong things you're doing right now. For more than a year now, you have been very well aware that what you've been doing is wrong. Alam mo yan. Tama. Hello? Hello, andito pa kami. Tatlo kami dito. Si The Boss, si Chairman, tsaka ako. Ay, meron pa kaming guardian. Na ano na? High blood ka na naman. Ah, sorry ate, I'm really passionate. Pag tinawagan mo ako, kaibigan ang tingin ko sa'yo. There is only very slim chances, ate, na makakausap mo ako. It's not everyday na samud kang tawagan ng isang radio station para mingin ng payo. Tama, mali? Tama. I wanna make it count. Kaya alam niyo kung bakit ako passionate. I wanna make it count. I know that you have mastered, ate, the strength and the courage to even dial our number. Tama, mali? Tama. I wanna make it count. Pasensya na kayo. I'm passionate with my work and you are my friend. Ano, wala akong iambag sa buhay mo. Huwag akong tawagan. Ate, for many years now, that's been my strength. Honest ako sa inyo. Makakarinig ka na masakit sa akin. Like a true friend that they would hear from another friend. Sayang! Ako, pag alam mo, pag babae kausap ko at mapapayag na ganito, alam mo kung ano sinasabi ko lang, simple lang. Simple lang. Ang hirap maging babae ang mahal. Di ba? Ang hirap mag... Yung papariband ng buhok ninyo, mag-aalahas kayo, bibili kayo ng feminine wash para mabango. Mag-shampoo kayo, magpapariband kayo sa Arnan Sweldo, mapapacial kayo pag nakaluwag-luwag, bibili kayo ng... Tama, di ba? Para maging maganda kayo at maayos, di ba? Ang mahal mag-maintain. Tama, mali? Mahal ang make-up. Tama! Tapos, mahal ate? Tapos, malupit niya, libre ka lang natitikman ng lalaking yan? Libre lang?
Huwag na tayo sa emosyon, sa economics na lang tayo. Sorry, ha? Yung mga prostitute kami bayad, ikaw libre ka? Iisip ka ba? Diba ako galit? Hindi ako galit. Hindi ako galit. Okay lang, sanay na ako sa'yo. Lagi ako nakikinig. Diba? You know, it makes sense when I say these things. That's the very reason ba't niyo ako tinawagan. Tama, mali. Actually, I was diagnosed with depression na. Sino may sabi yung depression na yan? Ikaw? No, nagpa-consult talaga ako sa psychologist. Oh, ano sila may psychologist? Makipag-iwalay ka, di ba? Ganun din. Exactly! Oo. Mas brutal lang ako! Di ba? Get rid of the things that's depressing you! Tama, mali! Hindi ko alam paano mag-start. You are a patient, ate, of your own disease. Ina, tatagalogin ko yun. Malalim yun. Ang galing ko sa part na yun. No, but I understand your point. Yes, yeah. Ate, you are a patient of your own disease. Ibig sabihin, ate, you know exactly how to cure what's trying to weigh you down. You're not doing it. I don't know how to start. Ate, alam mo, noong nakaraang taon, 1982, nagtaon na ba ako? May narinig ako, ate. When you don't know how to start, just begin with a single step. And make sure, when you begin with a single step, the other foot would just follow. Just try to put, ate, one foot in front of the other. Kung hindi mo alam, kung wala ka talagang plano, hindi mo alam saan ka pupunta, just keep on putting the, ate, one foot in front of the other. And slowly, you're going to gain momentum. Diba? Even if it's a very slow progress. I have a friend called Johnny Walker. Alam mo ang motto niya? Alam mo ano motto ng Johnny Walker? Maliban sa keep walking, ang motto niya ate ay slow progress is still a progress. Ano lang ate? Umbisahan mo lang. Just put one small step in front of the, of one foot and then just keep on trying ate. Slowly. Baby steps. Until you can sprint again. Lahat ang sinabi ko sa'yo, ate, alam mo na. Tama, mali? Everything I told you tonight, you are well aware of these things. Narinig ko na rin yan. Kailangan mo lang ng tao mag-asaksak sa utak mo niyan. Thank you. Sinukuan ako ng mga kaibigan ko. Ate, kung ako kaibigan mo, sinampal pa kita. Bawal kita sa kuhan. Para magising ka. Alam na magulang mo to? Nalaman. Yan nahiya sa kanila? Ha? They raised you. You want to be a good citizen of your society. Hindi natin kailangan maging perfect, di ba? Alam mo, American to. Bago tayo magtapos sa usapan natin. One day, should you decide that soon, na itama yung buhay mo, one day, you're going to look back dun sa araw kung kailan mo tinama ang buhay mo. And you're going to remember nothing of the pain. Ah, nakikinig ka ba? I'm listening. Yes. One day, ate, should you decide immediately to end it up with him, you're going to look back sa araw na kung kailan mo tinapos yung kagagahan na yan. And you are not going to remember any ounce of the pain. Any ounce. Although tama naman, masakit talaga yung gagawin mo. Hindi ko naman tinatawaran na at ini-invalidate yung part na napamahal ka na eh. I can understand that. Mm-hmm. Pero diba, you know very well you deserve better than this guy. One day, ate, soon enough in the future, you're going to look back. And you're going to be so ashamed of yourself for allowing a guy
to treat you as the second best. Sinabi ko ito na isang gabi sa programa ko natin, the second best is always the first loser. Aray. Yes. Totoo. The second best natin is always the first loser. And that's you. That's you. Totoo. Kasi hanggang ngayon, iniista ko pa rin yung babae. Alam mo, nag-adjust na yung buhay mo, ano? You have morphed into something very stupid. You have come up with alibis for this guy or justifications para sa kanya just to accommodate him sa buhay mo. Alam mo, I encourage everyone, let's all fall in love. And part of falling in love is being stupid. It is encouraged for the right person. It's fun, ate. It's fun to be stupid, ate. For the right person. Alam mo, tonight, ate, I don't even remember, kanina sabi mo sa akin, sabi ko sa iyo pala ay, you're not even close to being interested, ate. Eh, ang hirap eh. Ang hirap itawid kasi if you're just interested, ate, to trying to fix the things that's wrong sa buhay mo, hindi mo maayos yan. You have to be committed. Being interested to fixing it, ate, is so different from being committed. Pag committed ka, ate, lahat ng excuses kakalimutan mo. Because what matters to you is the result. Kung committed ka. And that's what I want tonight. That you commit yourself into the process of doing the right thing. Regardless of how painful it's going to be. Hindi kahit 10 doktor ang tingnan mo, kung mananatili niya kabit, lagi malungkot. Kaunti lang nakita kong kabit na masaya. Totoo. Yung iba palaban pa. Di ba? Oo. Ingat ka, one day, ate, baka kalad ka rin ka sa mall. Maalala mo ako. Ang tanga ko, dapat sumulod na ako kay Papa Jackson nung kausap niya ako. Totoo. Pag ginawa sa'yo, hindi kita kakampihan. Kakampihan ko yung misis. Pag kinaladkad ka sa mall. Hindi rin naman ako manlalaban. Exactly. Aantay mo pa yun, tanga ka? Hindi naman. Aantay mo pa yun? Parang meron ka bang plan of action na pag nakalad ako lalaban. Talaga ba? Hindi. Ano nangyayari sa utak mo? Ha? Sabi ko sa'yo, hindi talaga ako makapag-isip ngayon. No. Please, don't say that. Stop believing your own lies. Stop being at the, di ba? A patient of your own disease. Stop believing your own lies. Stop believing, ate, that the world will end without him in your life. Alam mo, inevitably, trait to ng mga babae. Gusto mong paliwanag ko sa'yo. Alam mo, madalas, ito ang mga girls, ha, yung magalit sa akin, pero trait nyo to, eh. Pag nagmamahal kayo, sa umpisa, mahal nyo, kinikilig kayo. Pag sumakit ulo nyo sa minamahal nyo, alam nyo hindi nyo minamahal yung tao. Alam mo ginagawa nyo? Ano? Ginagawa nyo yung goal. Goal? Kaya despite of the of all the pains na meron, the guy becomes the goal. Hindi makukuha ko siya. Yung goal, hindi mo nalang sa basta mahal. Meron ka nang ina-achieve. Hindi makukuha ko siya, magiging kami. Sabi niya eh. True. Di ba? Nawala na yung yung falling in love. Nawala na yun. Sagutin mo nga ako sa tatanong ko sa'yo. What happens after the day na maanal siya? Kunyari, totoo yun. At na-achieve mo na yung goal mo. Mahal mo ba kaya siya? O in-achieve mo lang yung goal mo? Stop losing yourself, ate, by just trying to love someone. Stop losing your identity. Just, di ba?
just because you want to love someone. Ate, nawala ka. Lumayo ka sa fire exit. Hello? Oh, nawala ka. Hello, hello. Pumunta ka kaya ng lobby. Eh. Wag na. Mag-elevator ka mawala. Eh. Hello? Yeah, I hear you. Tinaray ko ulit makipaghiwalay kagabi. Ang sabi niya, maiksi lang ang buhay, piliin maging masaya. Oh my God, this guy is something else. This guy is a sweet talker. But I agree with him. I agree with so, him. So, ako, naniwala. Parang nadali naman ako. Yeah, I agree with him. May eksilang buhay, piliin maging masaya. Tama, di ba? Tama, di ba? Pero what's your take on that? Hindi, tama naman. I agree with him. Tama. Life is short, even shorter because of the things that's happening. So let's choose to be happy. I agree with him. May tanong ako sa'yo. Ready? Okay. Go. Masaya ka ba? How? Walang ganun. Yan nga, ka-alibay kita naman para sa kanya. Masaya ka ba? Otherwise, di mo makakausap ngayon. Ate, mga kausap ko, mga wasak. Huwag niyo akong kinacharot, masaya ka. Kausap mo, Papa Jackson. Tigilan ako. Masaya ka ba talaga? Kaya ka pala nagpa-check up sa doktor. Masaya ka? Hindi. O, piliin mo maging masaya. Try mo maniwala sa kanya. Piliin mo maging masaya. You are not happy right now. You know that. You know what you are? Ano? You are contented. Being happy is so different from being contented. What's your definition of content? Ah, gusto mong technical, ha? Let's do semantics. No. Ah, gusto mo semantics, ha? Wait. Oh, sige, toto. Di ba? Technicalin natin. Baka sakali magising ka. Bibigyan kita ng direct example, ha? Ready? Go. Oh. Halimbawa, ate, mag-jowa tayo. Mahirap tayong dalawa. Wala tayong marangyang buhay, wala tayong sasakyan. Making ends meet lang tayo. Pero nagmamahalan tayo. Masaya tayo nun. Tama? Okay. No. Pag kontento, mayaman tayo, pero hindi mo nararamdaman yung love ko, pero hindi ka mamatay sa gutom. Kontento ka nun. Nag-gets mo yung ano, pagkakaiba? Hindi. Oh, shit. Huy! Bawal mo dito. Diba? Wala na. Lumala na yung katangahan mo. Pag kontento ka sa buhay, ate, ang pagiging masaya ay hindi requirement. Pwede ka malungkot, pero kontento ka naman. Pero pag masaya ka, ate, lagi ka kontento. Being happy is the higher form of being contented. The number you dialed is not accessible at the moment. Hoy! Hindi ako nag-dial sa'yo, ha? Nangyari, chairman! Putol, chairman! The number you dialed, ako ba nag-dial sa kanya? Out of coverage area na, chairman. Cannot be reached na, no? Ay, nako.
That's sad. That's very sad. She back? She back sa line 1. She's back sa line 1 natin. Tayong tumawag sa kanya. Malaman load natin eh. Hello, Mary. Hello. Yeah. You know what, Tata? Despite of everything that I told you, I've been doing this for quite a while now. To be exact, Tata, mga a decade and a half ko nang ginagawa itong gantong programa. And I know that tonight is not the night that you're going to make a decision. True. Yes, tonight. I think a day, a week from now, Ate, naglalambingan na naman kayo niyan. So, titigil na ako sa puntong ito. Bilang kaibigan mo, I'm just going to wish you that I hope at some point may matira sa iyong identity as you keep on giving yourself to someone who's not worthy of you as a woman. I hope that you get to witness at the end of this and it ends positively for you. But not for one second you're going to fool yourself that there's an easy way out here. It's going to be painful. Whether you end up with him or you end up leaving him, it's going to be so painful. Siguro mamili ka na lang ng sakit ang gusto mo. Yung sakit na mananatili kang mali o yung sakit na maitatama mo yung mga bagay-bagay. So that's completely your decision. Ang alam ko lang ngayon, naaawa ako sa'yo. It's the last thing. It's the last thing you need from anyone. Awa. Pero naaawa ako sa'yo. Sobra. Bakit? Ha? Eh? Bakit? Huwag mo nang tanongin natin. Alam mo na yung sagot. Sabi ko kasi mas malalayo nagtatanga-tangahan sa talagang tangay. Actually, napaisip ako sa sinabi mo kanina. Na-sweet ako siya. Napaisip ako na mamanipulate na talaga ako. Hindi ko alam. Hello? Yep, I'm here. Asan siya ngayon? Sorry? Asan siya ngayon? Nasaan? Hmm. Nandun. Sa trabaho niya. Far away from the wife? Yes. When was the last time that the two of them got together? March. How much? Were you allowed to just anytime call him? When they're together? No. Exactly. Because you're a mistress. Sana one day magising ako. Well, at ito. Alam mo, katangahan niya sinabi mo na yan. Ano mo magisip na sabi mo? Hindi, I mean, for now, aaminin ko, hindi pa talaga siguro. Oh yeah, that's why I wanna stop na eh. I think the pain is not enough yet for you to change your ways. So, wish ko na lang, I hope the pain do not consume the entire identity you have. Magtira ka natin ng kahit kaunting dignidad. Magtira ka. Wala na akong natira eh. Huwag kong dramahan. Tigilan mo yung mga drama na yan kasi ginugusto mo yun. Natira eh. Alam ko naman. Alam ko. I don't know what's keeping you with them. Keeping you from
leaving him. Ano ba? Sobrang galing niya ba sa sex? Hindi ko alam. Minsan kasi yun ang dahilan eh. Ang lala ng sexual, ano nyo, sexual connection ninyo. No. May sustento ka ba sa kanya? No. Dalong wala. Eh, ano? Lagi kami nagtatawanan. Padala ko sa Roland sa'yo, tawa ka rin doon. Dati yung pwedeng tawan. Ewan ko ate, sorry ha, pero alam mo pa, pwede namang tama ka eh, di ba? Sa lahat ng, pero dinagyan natin eh. Sa kaduluduluan nito, ikaw ang lugi. You can tell me all you want. He's a good catch. Di ba? He makes me laugh. Di ba? He understands me. We have the common ground. Di ba? We have the same wavelength. Alam niya, buntong hininga ko pa lang. He listens to me. All of that, ate. Lahat ng yan, good yan. But don't try to fool yourself na siya lang pwede magparamdam sa inyo yan. Tsaka okay sana yun natin kung di ka kabit. Congratulate pa kita eh. Oh, you found your man! Congratulations! Pero hindi. Ano na? Sakit. Ano yan? Ang sakit. Eh, nag-enjoy ka naman eh. Good luck na lang kita. So, balitaan mo kami ate. Balitaan mo kami. Ako, good luck sa'yo ate. Sana hindi ka maubos. Tsaka huwag ka muna makinig sa akin hanggang di mo natatama yung buhay mo. Kasi wala kaming tulong sa'yo eh. Wala ka natutunan sa programang ito. Huwag ka makinig dito. Lipat ka istasyon. Actually, ang plano ko papakinggan ko paulit-ulit. Ate, tigilan. Drama lang yan. Hindi mo kailangan paulit-ulitin. You know very well the answers to all the questions you have. Drama lang yan. Drama lang yung papakinggan paulit-ulit. Wala, drama lang yan. You listen to it the first time, it's not going to change even if you listen to it the second time. Di ba? Inevitably, ate, gusto ko lang sabihin sa ito bakit tayo magtapos. When you can, when you have the courage, when you think you deserve something better, please, take the first painful step. Take the first painful step. And don't look back. Keep on going. Just keep on placing one foot in front of the other. Until makalayo ka. And learn from this chapter of your life to never do it again. Thank you. Thank you for calling me. Thank you so much. That's very sad. Really sad. Alam mo ba, lagi ko sinasabi sa inyo ito, diba? Lagi naman eh. Masarap ang pakatanga pag tama yung tao eh. Diba? Diba yung you bend all the all your principles in life. Pero sulit kasi tama yung tao. Sarap nun eh. No? Yung may mga prinsipyo ka, nakakalimutan mo ng bahagya.
Di ba? Yeah. Along the way, you're going to lose some friends. Change your ways of life. Change your... Di ba ganun eh? Voluntarily, kahit sabihin natin, huwag natin yung baguhin sa relatin para sa minamahal natin kasi dapat mahal tayo kung sino tayo. No, you can't help it. Little by little, hindi mo sinasadya pero things will change eh. Things will change. Even your appearance, the food you eat, the places you want to go to, the TV shows you watch. Nagbabago yan eh. Oh. Kasi yan yung nagagawa sa atin pag nagmamahal tayo. We feel happy submitting to what's going to make the other person happy. Hindi natin pinaplano yan, kusa yan. Kusa nangyayari yan. Again, that's all in the premise na tama yung tao. That's our duty eh. Every time we fall in love, yun ang duty natin eh. Alamin kung tama ba? Naglapag ako ng prinsipyong bit-bit ko na matagal. Tama ba? Tama ba? Baka hindi tama eh. Kami nakaka-relate sa ating yan. Hello po sa mga nakaka-relate. I really hope, di ba, may tamaan tayo kung di man tinamaan si Mary. Ay, naka. Maybe we can extend our apologies to the wife. Sa kaduluduluhan nito, there are two victims eh. The first one is the real victim, the wife. And the second victim is si Mary, which is the, di ba? Siya yung playing victim, willing victim pala. Yun akong pagurin, ha? Okay? Wala nang TikTok time ngayon, ha? Baka gusto nyo pagpahingin papa nyo. Diba? Baka gusto nyo pagpahingin ako, ha?